my channel. Dagang salamat sa pagbalik ninyo sa akong channel. Karong adlawa, mamamalengke ako kasi magluluto tayo ng pork sisig. Yung pork sisig natin today ay kakaiba kasi hindi siya yung sisig na ang ginamit natin ay tenga na usually nating lahok or kaya yung mukha ng baboy. So ang gagamitin natin ngayon ay pork trimmings lang, pinagayatan sa butcher. Samahan nyo ako dahil doon tayo pupunta, pero hindi ko na ipapakita sa inyo dahil nakita nyo na yan in my last few vlogs kung saan ako bumili. Mga kabansa, kagawa tayo ng instant sisig. Yung sisig namin ay kakaiba. Ito ay hindi maskara, hindi tenga ng baboy, and whatsoever. Ang tawag sa ginawa naming sisig ay pork trimmings. Ibig sabihin nun, mga trimmings lang yun ng mga karne. Simple lang nito mga kabansa, pero ang dami kong order nito. Fast-moving item din namin ito. Kaya ipapakita namin sa inyo, nagayat na lang ni chef yung mga trimmings na dinipray lang niya mga kabansa, parang ginawang pagnet. So, ginisa ang garlic sa butter. Tapos may konting ginger. Ayan. Ayun, nilagay na yung ginger. Tapos, meron tayo dito liver spread. Kailangan din natin ng mayonnaise. Dalawang sizzling plate na nakasalang na siya ngayon, nakalagay na sa low, ano lang na apoy. Ito yung sisig na gustong gusto ng mga bata. May mga nagtitindang sisig pero meron dito kasi. Yan, nilagay na ni chef yung onion. Mga kabansa, ah, butter ang pinanggisa ni chef dito sa ricado niya. Alu-aluin lang mga kabansa para hindi siya masunog. Ngayon, nilagay na ni chef yung ating crispy pork trimmings na ginawa niyang style bagnet, tapos iniwa niya ng pinong-pino. Aninag niyo naman, hopefully, mga kabansa, no? Itimplahan na ni chef ngayon ng garlic powder. Tapos, sunod, pamintang durog. Ayan. Depende sa gusto nyo kung medyo marami-rami o hindi. Bahala na kayo. And then, vegetable broth in powder form. Lalagyan na ni chef ngayon ng konting suka. Kahit anong suka mga kabansa, konti lang. Tapos huwag niyong tatakpan. Lalagyan ng chili flakes. Ayan mga kabansa. Isang kutsaritang chili flakes. Mahala na kayo kung gusto niyo medyo maanghang. Konting anghang lang or wala talagang anghang. Nilagyan na ni chef ng liver spread. Hindi niya nilagay lahat. Titikman muna niya kung sakto na yun. Halo-halo ulit. Lagyan niya ng lemon juice na pinigya ko kanina. Dalawang lemon na nabuo. Tapos pinigya ko. Na mga kabansa, mabango na. Medyo matabang daw, lalagyan pa ni chef ng konti kasi. Tapos na siya. Ang nagagawin ni chef, sisindihan na yung apoy ng dalawang sizzling plate. So nilagyan niya na rin ng butter sa ibabaw. So ngayon sisindihan ko na siya. Sisindihan na.
mga kabansa. Ingat lang para hindi masunog yung butter. Mahina lang yan mga kabansa. So, sinunahan ko na rin tolong hina na rin yung sisig. Nilagyan ni chef ng sariwang sili. Haluin natin. Ngayon, tapos na ito. Papatayin na natin. Antayin na lang natin uminit yung dalawang sizzling plate. Unti-unti nang natutunaw yung butter ng ating sizzling plate, mga kabansa. Yan, mga kabansa. Tunaw na yung butter. Sasali na ni chef yung sisig dun sa sizzling plate. Yan. Ilipat na natin yung dalawang sizzling plate dito sa wooden underliner mga kabansa at may sarili din silang mga iron handle na from the garden. Tapos lalagyan ni chef ng sariwang itlog sa gitna. Yan, perfect. Saka yan, nahulog sa gilid mga kabansa. Siya. It's supposed to be in the middle, mga kabansa. It doesn't matter. Yan. Tapos, may isa pa bang ilalagay niyan? Great. And lastly, mga kabansa, final touch. Lalagyan ni chef sa ibabaw ng mayonnaise. Yan. Tapos na yung isa. Lalagyan din sa ang ating pork trimmings into sisig. Kain na tayo! Salamat! Yan mga kabansa, inalo na. Kakain na. Mga kabansa, may dumating na naman ako. Kaya mag-a-unbox tayo. Saglit lang natin gagawin. Sige. Ito na mga kabansa, ang laki oh. Kung po ba, ba't ang laki ng box lang. Buksan natin mga kabansa.
liit lang naman ang laki ng box, mga kapatsa. Ito kasi in order ko para sa aking mobile. Pwede rin itong gamitin kahit nakabisikleta ko. Ikakabit mo sa harap pang Mandela lang, mga kabansa, kasi napupulupot siya. Tignan natin ha. Tignan natin yan. Tignan yan. Tapos i-testing natin na. Oh! Ito na siya, mga kabansa, oh! Tripod siya para sa mobile ko. Ipitin na lang natin. Ito siya, mga kabansa. Ang kagandahan nito kasi, pwede mong ipupulupot, oh. Pag nagbabike ako, lalagay ko lang sa harapan ng bike ko. Hindi ko na siya hahawakan. O, di ba? Mabilis lang. Tapos, matibay siya, mga kabansa. Yun na. Hindi ko lang alam kung na-expand to. Mukhang hanggang ganyan lang ang haba niya siguro. Tapos, pwede rin siya yatang lagyan din ng medyo ano, yung camera lang mismo, mga kabansa. Kasi meron siyang grip dito. Ayan, testing na natin, mga kabansa. Eto na siya, mga kabansa. Oh, na-try ko na sa mobile ko. Ayan. Mas maganda ang difference niya kung compare yung hawak ko lang mismo yung mobile ko. So, kung puno na yung GoPro ko, itong mobile, unlimited siya. Kaya, okay na.